Magandang buhay mga kasabwat! Welcome to my channel again, Nats Adigi! Today in this video mga kasabwat, matunghayan natin ang ating paglilinis ng sofa at ng carpet mga kasabwat. Ngayon ang gagamitin nating machine ay rainbow machine mga kasabwat. Ayan yung machine na ginagamit natin dito kung tayo ay naglilinis ng kung ano-ano. All around yung machine na yan mga kasabwat. Pwede yan lahat sa sofa, sa carpet, sa wall, sa cortina, sa sahig. Lahat yan, all around yan. Ngayon mga kasabwat, kakaiba po ang hover natin mga kasabwat kasi po yan ay nilalagyan po natin siya ng tubig para po yung kanyang alikabok ay papasok sa loob, doon siya didikit sa tubig mga kasabwat. So, yung hover natin kadalasan mga kasabwat, diba, palabas yung kanyang ano, yung kanyang mayroon siyang parang hangin. Ito mga kasabwat, hinihigop niya papasok sa loob yung mga dumi. Kaya ayan, umpisa natin mga kasabwat ngayon sa ano, sa ating yung ating sofa mga kasabwat. Ayan yung ginagamit natin sa sofa. Yung maliit na ano na yan. Na nguso na yan. Yung pinaka ano niya, pinaka brush niya. Ayan na siya. So mag-start na tayo mga kasabwat. Bali dalawang side po ang sofa na gagawin natin ngayon. Yan yung ating rainbow machine mga kasabwat. Mabilis lang yan mga kasabwat. Kailangan lang siya talaga ng ano. Marunong ka din talagang gumagamit ng ilang machine. Yan, ganyan-ganyan na mga kasabot. Yung lahat na yan, yung lahat ng nasisip-sip dyan mga kasabot, andoon yun babagsak sa tubig. At doon yun, pagka binuksan natin mamaya mga kasabot, yung alikabok doon para yung mayroong mga oil-oil, yun yung nakukuha natin dyan sa mga sofa na yan. Ayan, iniikot ko muna sa taas mga kasabot para ano, para malinis ang ano pababa. At saka ano pala mga kasabwat yung ating Lunes yung mga kasabwat yung naglilinis tayo dyan, oras talaga ng general cleaning. Kada Lunes talaga mga kasabwat. Sa laki ng bilyan at mga kasabwat, maiikot mo talaga yung paglilinis araw-araw. Grabe. Yung mga OFW dyan, alam ko relate na relate yun yung mga ginagawa natin dyan. Kung paano natin hihimasin yung ating sofa mga kasabwat para matanggal ang dumi. Ayan. Lahat yan. Lunes-lunes mga kasabwat, may bisita ula. Talagang binabaliktad yan lahat. Alam ko yung mga manunood ng mga OFW, alam nyo yan. Dahil yan talaga ang trabaho natin. Iniisip ng mga kamag-anak din sa Pilipinas, napakabilis ng pera, pero hindi nila alam na super hirap talaga mga kasabwat. Lalo na sa mga yung mga manumano lang sila na ano ba, yung hindi, yung regular lang yung ano nila, yung amo nila na parang hindi siya ano ka-high-tech yung kanya mga machine. Kasi dito po mga kasabwat, lahat po ng machine natin ito high-tech. Wala pong mga local na mga gamit dito mga kasabwat. Ayang rainbow natin yan, galing pa yan sa US. Kaya high-tech yung ating mga machine dito. Ayan lang yung kasimple mga kasabwat yung ating ginagawa. Kailangan i-ano siya, yung anuin mo siya lahat talaga. Hanggang sa laylayan yan mga kasabwat, binabrush po natin yan. Pinapasipsip yung alikabok. Ayan, tapos na yun mga kasabwat. Ibabalik na rin natin siya. So, pagbalik natin dyan, yun, ayos. Mabigat yan mga kasabwat, ha? Kala nyo lang. Super bigat na yung mga, ano na yan, mga cushion na yan. Yan yung ating paglilinis mga kasabwat ng sofa. Ayan. Kakaratihin ko lang yung unan mga kasabwat para magkaroon siya ng design wop. Ayan, ganun lang kasimple mga kasabwat. Tapos na tayo doon. At ngayon na ano, lilipat na tayo doon sa kabila mga kasabwat. Pero mahaba yung sofa na yan, grabe. Yun, lilipat tayo sa kabilang side mga kasabwat kasi magkatapat yan. Grabe ang hahaba ng sofa nila dito. Ayan. Dito na naman tayo sa kabilang side. At ganoon din ang procedure mga kasabwat. Uuna muna doon sa taas bago sa baba.
Ang lakas po ng hover na yun, mga kasabwat. Yan. Pagka nadaanan na ng brush na yun, mga kasabwat, kahit paalakala nyo, paano-ano lang yung gawa ko. Pero mga kasabwat, pag natapos yan, sobrang itim yung kanyang tubig doon. Kasi doon bumabagsak lahat ang alikabok. Yan. Simple-simple lang yun, mga kasabwat. Biruin mo, mga kasabwat. Linggo-linggo. Yan ang gagawin mo. Oh my goodness. Talagang kung hindi ba napakahirap talaga ang nakakasawa na sana yung trabaho ng ating pagtrabaho. Kaya lang kailangan natin ng dolyaris, mga kasabwat. Kaya sige lang. Laban lang, mga kasabwat. Alang-alang sa pamilya. Yan. Yan, mga kasabwat. Mahaba din yung ating ano dyan. Yung ating host na dinadaan ng ano. Yan, mga kasabot, kahit may tubig siyang natatapon, yan ang ginagamit ko pang pagsipsip. Kasi hindi po siya ano yung kanyang bagsakan ng dumi. Ano, tubig po yun. Kaya madali po siyang ano, madaling matoy, mga kasabot. Yung binabaliktaran talaga yung mga kasabot, hindi pwedeng mabaliktarin yun. Kasi baka nataniman tayo ng bomba eh. Kaya yan, kailangan natin i-check din yan talaga, mga kasabot. Doon sa mga OFW na nagbabalak pa lang mag-abroad, mag-isip-isip muna kayo dyan. Kasi hindi biro ang buhay abroad, mga kasabwat. Ayan. Kita nyo? Ano lang yun, mga kasabwat, ha? Mayroon pa high-tech pa yung mga machine natin. Paano kaya yung mga hindi high-tech na machine? So, lalo silang kawawa. Lalong naghihirap talaga. Grabe. Alam mo, laki ng braso ko dyan, mga kasabwat, sa kabuhat ng cushion na yan. Lahat po ng trabaho ng OFW, mga kasabwat, unti-unti ko pong ipapamala sa inyo. Yun talaga ang totoong buhay OFW. Mabuti ay, ayan, pagod na si Inday. Pahinga na muna. Nangati ako sa ano, mga kasabwat, sa alikabok. Yan, isasunod natin ngayon, mga kasabwat, yung ating ano, yung ating carpet. Yan. So, napapalit na naman tayo ng ano, ng hose doon sa ating carpet. Meron po tayong special din po yung ating ating gamit para sa carpet, mga kasabwat. Ayan na siya. Ayan ang ating carpet para sa carpet, mga kasabwat. Ayan po ay nag-ano po siya, yung nagbabibrate po yan, mga kasabwat. Para po yung alikabok na tatagtag siya at nakukuha talaga. Pag nag-vibrate siya, mga kasabwat, lahat ng alikabok noon makukuha niya at papasok na doon sa may tubig. Ayan, ikakabit na natin yung ating ano, yung ating machine doon sa ano, sa ating pa sa carpet. Ayan na. Atin para carpet, mga kasabwat. At yan ay ready na yan para sa ating carpet. Sige na. Ito yung ating pang-vibrate, mga kasabwat. Pinipindot ko lang yan para yung vibration niya. Lahat sa ano, nakukuha niya yun. Pasok na, mga kasabwat. Dito natin sa ating carpet. Okay. Ready na siya. Welcome to our carpet, mga kasabwat. Yan na. Yan. Mano lang yung ating, yan. Nagbabibrate na yun, mga kasabwat. Hindi ko lang, ano kasi, ingay masyado ang vibration niya eh. Pero higop lahat yung mga alikabok niya. Ayan, mga kasabwat, kitang-kita nyo kung paano ko ginawa ang carpet. At yan na, mga kasabwat, yung ating carpet na hinuhover, yan yung ating ginagawa na paglilinis dito. At titingnan natin kung paano natin siya anuhin. Malapit nang matapos, mga kasabwat, kaya stay tuned. Ganun-ganun na yun, mga kasabwat.
At makikita natin ito ngayon yung ating ginagawa. Mamaya lang mga kasabwat, okay na yan. At isusunod natin yung pagtupi ng carpet para ready na rin siya sa pag-ano. Ready na siya sa pag mamamsa. Ayan. Malapit na siyang matapos. Simple lang, para lang siya, para lang tayo naglalaro mga kasabot. Yan, kita nyo kasi nagbabibrate siya at hinihigop yung ano, yung kanyang alikabok. Yan, itutupi ko na yan mga kasabot. At ipapakita ko na rin yung ibang mga carpet na ating natapos. Ito lang yung sa medyo hallway. Nandito pa tayo sa unang palapag mga kasabwat. Itong villa na to ay tatlong palapag. So, ibig sabihin, marami tayong gagawin pa mga kasabwat. Ayan na, tinutupin na natin ang carpet. Ganon din ang uwi ng pagtupi ng carpet mga kasabwat. Pagkatapos yan, imamamsa na po yung ano dyan, yung ating sahig. O, ayun yung mga natapos natin mga kasabwat. Kita niya kung gaano kalaki. Yan. Super laki mga kasabwat. Yung sa hagdanan lang yan. So, ito ang buhay OFW mga kasabwat. Thank you very much for watching. Thank you.